Welcome sa new segment natin, ang Probinsyano. Kung saan iisa-isahin natin at bibigyan ng spotlight ang bawat probinsya sa Pilipinas in alphabetical order. Nakuha ko ang ideyang ito sa YouTube channel na Geography Now. Shoutout sa buong team nila. Check nyo yung channel nila kung saan iniisa-isa naman nila ang lahat ng bansa sa mundo in alphabetical order din. Ngayon eh nasa Samoa na sila. So currently, meron tayong 81 provinces. At each episode ay di-discuss ko sa inyo ang mga na-research kong facts about sa province na yun. Magsisimula tayo sa Abra. So since 81 episodes ang segment na to, at possible na baka madagdagan pa in the future, kaya mas maikling videos to compared sa mga nauna kong uploads. Gusto ko kasi makapag-produce ng at least 3 to 4 episodes monthly. So, ibig sabihin, less time sa editing at animation. Pero sinisiguro ko na bubusugin pa rin kayo sa mga bagong kaalaman at facts. Tsaka ililink ko rin each video yung official website ng probinsya. Para kung interested pa kayo to learn more, eh madali nyo mache-check. Okay, start na tayo. Abra, Region, Cordillera Administrative Region o CAR sa Luzon. Capital, Panguet. Founded, March 10, 1917. Area, 4,166 square kilometers. Population, 241,160. Ang Abra ay isang landlocked na probinsya. Meaning wala itong coastline dahil napapalibutan ito ng kalupaan. Nakapalibot dito ang limang probinsya, Ilocos Norte at Ilocos Sur sa Kanluran, Apayao at Kalinga sa Silangan, at Mountain Province sa Bantang Timog. Ang pinaka-common na way para mapuntahan ng Abra ay sa Ilocos Sur, kung saan bubungad ang Tangadan Tunnel sa may Abra-Ilocos Sur National Road. May mga bus terminals din na biyahing pa Abra tulad ng Dominion Line sa may Cubao, Partas Trans sa Cubao, Pasay at Baguio, at Vitron sa may Cubao din at Sampaloc, Manila. Ang probinsya ay binubuo ng 27 na municipalities at walang syudad dito. Ang kabisera na Banggit na nasa gawing kanluran ng probinsya ang pinakapopulous na municipalidad na halos 20% ng kabuuang populasyon. Pero ang pinakamalaking bayan ay Antinig sa may gawing hilagang Silangan. Ang pangalang Abra ay nakuha sa salitang Kastila na ang ibig sabihin ay opening. Dahil ang unang pangalan ng probinsya ay El Abra de Vigan o The Opening of Vigan. Ang Abra kasi ay may ituturing na long lost brother ng Ilocandia na napasama sa grupo ng mga mountain people. Dahil ang probinsya ay kabilang dati sa Ilocos Province noong panahon ng mga Kastila bago ito ay humiwalay sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Makikita pa rin ang bakas na to dahil lalo 72% ng Abrinians, yun ang tawag sa mga taga-Abra, ay Ilocano, na sinundan naman ng Tinguyan tribe sa 19%, ibanag sa 4.5%, Itneg sa 3%, at mga ilan nilang Tagalog sa 0.5%. Dahil dyan, ang nangungunang dialekto ng Abra ay Ilocano. Ilan sa mga kilalang Abrinians ay sina Ignacio Villamor na pinakaunang Pilipinong presidente ng Universidad ng Pilipinas, Kurt Brian Barbosa na 30th ASEAN Games gold medalist para sa sport na taekwondo, Lucas Puruganan Bersamin na 25th Chief Justice ng Supreme Court, Snafu Rigor, isang songwriter na nagsulat ng kantang TL Ako Sayo at Bato sa Buhangin, at Quintin Babila Paredes na dating Senate President. Ang Abra ay kilala sa industriya ng furniture, adipap ang woodcrafts, specifically rattan at kawayan. Dahil mountainous ang lugar, halos lahat ng ekonomiya ng probinsya ay nakarelay sa agriculture, tulad ng bigas, mais, mga iba't ibang gulay at root crops. Kilala rin sila sa industriya ng kape, tabako, at tubo, especially Muscovado sugar. Nakilala rin ang Abra sa mga kabayo, lalo na noong panahon ng Kastila na ito ang major mode of transportation.
dahil nga ang majority ng Abrinians ay Ilocano. Makikita rin ito sa kanilang mga dishes, tulad na lang ng dinengding, sinanglaw at pinakbet na may chicharon. Pero di yan yung chicharon na alam mo. Dahil sa Abra, ito ay deep fried pork na similar sa bagnet ng Ilocandia at lechong kawali ng mga Tagalog. Kahit landlocked ang probinsya, itik pa din naman sila sa mga seafood dishes, tulad na lang ng islang kampa na matatagpuan lang daw sa Abra River. Ito ay kadalasang ginagawang sinigang. Dahil sa malaking taniman nila ng tubo, meron din silang sikat na kakanin dito na ang tawag ay patupat. Para siyang suman na nababalot ng Muscovado sugar syrup. Gusto man ng hardcore na food trip, meron din silang ditong tinatawag na abuos o itlog ng langgam. Nakukuha ito sa mga pugad ng puno at kadalasan na itong ginigisa sa bawang, sibuyas at kamatis. Ang major festival ng probinsya ay ang Area Abra. Ito yung unang linggo ng Marso. Ito ay sinasagawa sa Banggit. Ilan sa mga activities dito ay kare rakit o bamboo rafting at Tingguyan Festival. Dahil napapalibutan ng bulubundukin, kilala din ang Abra sa kanilang mga hot springs tulad ng bani, sisim, mainit at mapaso. Mga iba pang bodies of water tulad ng Ikmin River, Lusuak Dam, Liptek Underground River, Banaaw Lake, Abra River at marami pang iba. Siyempre, di rin papahuli ang mga landforms tulad ng Tuboray Terraces, Tineg Vira, Aungungan Cave at Mount Bulyagaw sa Malapaaw, Langiden, na tinatawag ding Sleeping Beauty dahil sa itsura nitong natutulog na babae. Hindi rin papahuli ang mga man-made structures tulad ng Casa Real sa Bukay, Sabnangan Luba Footbridge, Teodoro Brillantes Mansion, Mother Mary Statue, Amphitheater ng Casa Mata Hill, Town Plaza at Municipal Hall ng Banggit kasama na ang Abra Capitol Building at ang Gabriela Silang Monument. Kilala sa Abra si Gabriela Silang dahil dito niya ipinagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga Kastila matapos mapatay ang kanyang asawa na si Diego sa Ilocos taong 1763. Kaya kung gusto mo na mas payapa at less populated na version ng Ilocandia na may konting sahog ng Cordillera culture, Abra ang hinahanap mo. Now you know Abra. Susunod, Agusan del Norte.